Habang papauwi na kami, may nakita akong isang lalaking tulak-tulak ang isang padyak. Marami itong mga kargadang basura. Kaya't inabangan ko siya sa bandang unahan at aking tinawag upang makausap. Dito tayo kasi mainit doon. Tinanong ko siya kung anong pangalan niya at nalaman kong Dudong pala ang kanyang pangalan. Sasakyan. So mula sa Tundo, nagatundo ka. Mula sa Tundo, bike ka lang mapunta rito. Maghapon, balik ka rin doon. Nalaman kong si Tatay Dudong ay taga-Tundo. At mula sa Tundo ay binabaybay niya ang kakalsadahan upang mamulot ng basura kung kaya't nakarating siya sa Kainta. At sa mga oras na ito na kami ay nagkatagpo, papabalik na siya papunta sa Tundo. Tinanong ko siya, anong oras posible siyang makarating? Alas 10 daw ng gabi. Hindi ka muna mangangalakal? Tinanong ko siya kung bibigyan ko siya ng bigas, hindi na siya mangangalakal. Nagulat siya. Agad niyang sinabi sa akin, bakit, sir, isang kaban ba yan? Bigyan kita bigas. Parato ka na sa bahay mo. Gusto mo isang buwan? Sako kaya yun? Isang buwan daw, bigyan na siya. Sako kaya yun? Ibig sabihin pa, magbibigyan ka na lang isang sako, magugulat ka? Isang sako, magugulat ka? Ha? Juro? Kinausap ko si tatay. Nabibigyan ko siya ng bigas para kahit papano ay makapagpahinga siya. Naawa ako sa kanyang ginagawa. Akalain mong napakalayo ng kanyang pinadyak. At pagdating doon, alas 10 na ng gabi, sobrang pagod na ang kanyang katawan. Ang malaking katanungan, magkano naman ang maiuwi niyang kita sa kanyang naipong basura? Yung sasakyan ni tatay, nakita namin siya sa kalsada na si Tatay Dudong ay taga Tundo. Grabe, akalain mo yun, mula sa Tundo papunta ng Rizal ay talagang sinusuyod niya para makakuha ng mga alakal. At babalik siya daw ng Rizal ay ng Tundo, alas 10 ng gabi siya nakakarating. Alas 10 ka nakakarating? Tatay, nakita ko yung kalagayan mo, naawa ko sa'yo. Di tayo magkakilala. Bibigyan kita ng bigas para pansamantala huminto ka muna kasi pandemya. Hindi ka muna mamamasura, tatay. Ha? Pero tatay, bigas, yung mga sobra mong basura pag naibinta mo na, yun naman yung pang-ulam mo, ha? Okay yun? Nag-a-agree tayo? Pero bibigyan kita, dapat sumunod ka na hindi ka lalabas na ng bahay muna. Ha? Kasi delikado sa edad mo, di ba? Ilang taon ka na? 40. 40? Pwede, size na ako. 40 eh? Size. 46 ka tayo. Nagulat ako, 46 years old na si tatay. Halos magkaedaran lang kami, pero ang layo ng agwat namin sa itsura. Marahil dahil sobrang stress si tatay. Dahil sa kanyang ginagawa, kayod siya ng kayod para sa kanyang pamilya. Nararapat lang na sa araw na ito, kahit man ng samunting pagkakataon at munti nating kakayahan, ay pasayahin natin si Tatay Dudong. Tapos ka rito. Oo. May po, nakapin niya po ng pagkat. Oo. 5,000. Pero marami na kung ano na dyan. Marami na kung dinagdag ng mga ano, hindi ka ko na yan. Oo. Hindi maganda yung motoran yun. Kapagada yan. So ilang buwan? Abo siya, isang buwan na kaya. Ito. Ito. Tatay Dudong ay simbolo ng isang huwarang pamilya na kahit anumang hirap ay namamarihas. Kahit anumang hirap, patuloy na kumakayod at patuloy na sumasaguhan. Ganito ang dapat na bigyan man lamang ng pagpapasaya kahit man lang sa munting kaparaanan. Kaya, Tatay Dudong, huwag kang mag-alala. Sa araw nito,
ay bibigyan kita ng pagkakataon na mag-uwi ng isang sorpresa. Nakita ko yung kalagayan mo, naawa ko sa iyo. Di tayo magkakilala. Bibigyan kita ng bigas para pansamantala huminto ka muna kasi pandemya. Hindi ka muna mamamasura, tatay. Ha? Pero tatay, bigas. Yung mga sobra mong basura pag naibinta mo na, yun naman yung pang-ulam mo, ha? Okay yun? Habang kausap ko si tatay, nakikita ko nangingilid-gilid ang kanyang mga luha. Marami pa siyang mga kwento sa akin. Mga kanyang mga buhay na kanyang pinagdaanan. Pero sobrang nakakahanga ang isang katulad ni Tatay Dugdong. Kaya eto na, huwag na natin patagalin pa. Sige tay, buhatin mo! Ito na po yung pangunan nating pagbibigay ng bigas. Kabang-kabang bigas sa mga taong nangangailangan. Nakita po natin si Tatay Dudong. Ayan. Na talaga namang grabe. Uuwi pa po siya ng Tondo. So akalain mo ilang oras, alas 10 daw siya makakarating ng Tondo para lang makauwi. Maibinta niya yung kalakal. Ngayon ho, ay may bigas na siya. So tuwa-tuwa si Tatay Dudong. Ayan. Alright. Sobrang, ano mo sir, naluluha-luha ka, ano? Si, hindi ka po inaasahan na mabigyan po ko ng bigas eh. Ng bigas ngayon? So, napakasipag ng, ano, napakasipag mo, yan ay regalo sa'yo. Napakabayad din ng juice, ano? Pero, tulad nung inaasahan natin, tay, ang usapan natin, sana ho ay sumunod ho kayo, hindi po muna kayo lalapas. Hangat din na uubos na muna ang bigas niyo, ha? Para at least may time kayo na makapag-pahinga. Sige po, Tatay Dudong. Ingat po kayo. Maraming salamat po, Tatay Dudong. Inspirasyon ka rin ng lahat ng mga taong nakakita sa iyo. Ang iyong kasipagan, ang iyong patuloy na pagsagwan sa hamon ng buhay kahit alam natin na medyo may peligro. Bagamat alam kong patuloy ang inyong paglaban upang maitawid ang ngalan ng kagutuman. Si Tatay Dudong ay isang inspirasyon sa mga taong nasa lilayan ng lipunan. Ang katulad niya ay dapat hangaan sa kanyang ginagawang pamamarihas na kahit papano sumasagwan siya at lumalaban sa hamon ng buhay. Humayo ka, Tatay Dudong, at sana sa araw ng pagkikita nating ito, maging masaya ka. Kung inyo pong nagustuhan ang vlog na ito, mangyari lamang mga kaibigan, na hihingi lamang ako sa inyo ng kunting hug, like and share, comment down below. Mahalaga na po yun para sa atin. At kung bago ka lang sa aking tahanan, naway pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Maging mapagbigay sa gabay ng Diyos upang maging tulay sa mga hikaos. Simpleng kadakilan ang pagtulong ng lubos, sorpresa ng tuwa sa puso ay dagos. O sino ba ngayon ang ayaw pang matapos? Lahat naman tayo gusto ng maging maayos. Ito ang panahon ng pagbibigayan, ito lang ang sarili, may kusang kabutihan. Ano man ang loob, mga pinapasan, malalig ka lamang at malalampasan. Lagi mo tatandaan, kung di ka sigurado ay magtanong ka lang. Taong galang.
negosyong pampuhunan sa munting tindahan sa